Alamin po natin ang sitwasyon sa Batangas Sport. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Rhea, mahigit 137,000 na mga pasahero ang umalis dito sa Batangas Port papunta sa iba't ibang probinsya simula noong March 18. Ang bilang na iyan din ang inaasahang babalik dito sa pagtatapos ng offline ligtas biyahe para sa Semana Santa. Halos wala raw pinagkaiba ang bilang ng mga bumiyahe noong Semana Santa ng nakaraang taon sa bilang ng mga pasahero ngayong taong ito. Base sa datos mula sa pamunuan ng Batangas Port, 137,537 ang mga outbound o umalis na pasahero simula ikalabing walo ng Marso hanggang noong Sabado. 92,230 naman ang inbound passengers o yung mga dumating sa Batangas Port para sa Semana Santa. Dahil sa dami ng mga pasahero, dumoble ang bilang ng ro-ro vessels na bumiyahe sa 70 ro-ro vessels. Ang ilang pasahero namang umuwi na kahapon, sinabing mas madali ang biyahe pabalik ng Batangas Port. Actually, nung papunta kami, medyo nagkaroon kami ng trouble kasi medyo marami talagang tao. Pero nung pabalik na, I think nagdagdag naman sila ng baka. So medyo it was okay. Noong Sabado na itala ang pinakamalaking bilang ng mga bumalik na pasahero sa Batangas Port. Umabot ito sa mahigit 28,000. Nagdagdag naman ang seguridad sa pantalan kaya bukod sa mga security guard, nagpakalat din ng mga pulis, Special Weapons and Armed Tactics Teams at Coast Guard. Pero kahit patapos na ang offline ligtas biyahe Semana Santa 2016 ngayong araw, tiyak mayroon pa rin daw mga babiyahe dahil naka-summer break na. Kaya hanggang Mayo ay mahigpit pa rin daw ang seguridad sa pantalan. Paalala naman ng otoridad sa publiko. Para mas madali na lang nating makapasok, huwag na lang magdala ng mga ipinagbabawal like alcohol, yung mga metal, yung mga fresh meat, yung mga binabawal talaga yan, yung mga live chicken, binabawal. Yung pets kailangang may quarantine para walang hassle, just proceed to the quarantine office to secure permits. Samantala, Rhea, bandang alas 5:10 ngayong umaga, nang isang bus ang tumama sa perimeter fence na nasa aking likuran. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, maaaring na-miscalculate daw ng driver yung espasyo sa kalsada kaya tumama yung kanyang bintana sa perimeter fence. Mabuti na lamang at wala pang sakay yung bus kaya walang nasaktan. Pero ilang minuto rin naghintay yung mga pasahero bago sila nakaalis at ang ginamit nga nilang bus ay yung mismong bus na tumama pa rin sa perimeter fence. Ayon sa ating mga nakausap na security ay pina-alcohol at drug test na Manila iyong driver. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad.